Ito mga kaputingting, kakatapos lang maligo sa ulan at mag-swimming na mga warriors natin dito. Ayan, no? Medyo basa-basa pa ng konti yung mga balahibo nila. So habang umuulan, binigyan ko sila dito ng tubig na may suka at asin, ayan, para makaligo sila ng maayos. So hindi lang sa ulan, no, talaga makapagbabad na sila dyan. Ayan. Tapos may asin nga yan tsaka suka para matanggal yung mga bacteria or virus sa mga paapa nila. Malinis ng mabuti. Ayaw kasi ng mga germs tsaka bacteria sa suka. Ayan, namamatay sila dun. Kaya nilalagyan ko ng asin tsaka suka yung pampaligo ng mga warriors natin dito. Ayan. So tuwing umulan, laging ganyan yung mga warriors natin. Pinalalabas ko dito sa bilaran natin. Ayan, para makapag-shower. Sinasara ko yung pinto para hindi sila makapasok. Gusto ko silang lahat sanay sa ulan. Ayan, ayoko yung konting ulan, ambun lang, pinapasok yung mga ibon. So parang hindi natin sila tinutulungan na maging malakas kapag ganon. Kasi kapag sa ulan lang, sa ambun lang, mahina yung ibon natin, hindi sanay, diba? What more sa karera, mas mahirap yung dadanasin nila doon, no? Ayan, so hihina lalo yung resistensya ng ibon natin kung hindi nila kayang sagupain yung mga weather natin. Kasi weather natin dito is talagang paiba-iba, diba? So hindi natin mape-predict kung uulan o aaraw dun sa mismong araw ng karera. Kaya dapat sana yung mga ibon natin sa kahit na anong weather na sasagupain nila. Yan, kaya pagka umuulan, yan, dyan lang sila. Kinukulong ko sila dyan para nun magbabad sila, no? So sistemang pangmalakas na nila lang. Bawal lang weak, no? Kapag may weak sa kanila, hindi talaga uubra yun. Pagka sa simpleng ulan lang, hindi kinaya, wala yun. Hindi rin sila tatagal sa karera. Ayan, so parang nasasala na rin kung sino yung malakas tsaka sino yung mahina kapag ganito yung sistema. Gusto ko yung talagang natural lang, no? Pagka umuulan, maligo sila. Tapos kapag maaraw ng sobra, gusto ko nagbibilad sila para sanay yung mga ibon natin sa kahit na anong weather. Ayan, tapos yung mga young bird natin, ayan, mga naka-viewing na, naligo din, no? Umulan umaraw, kahit na young bird, ito, binu-viewing ko sa labas. Yan, ayoko nang binibaby yung mga ibon. Ayan, kasi wala pa yan sa hirap ng totoong karera. Wala pa yan, no? Hindi pa yan yung hirap na dadanasin nila. Kaya dapat yung mga simpleng ganyan, kayang-kaya ng mga ibon natin. Yan, so tinuturuan na natin to. First day nila to ng viewing dito sa landing board natin. Siguro nasa 4 to 5 days ko yata silang kinulong muna dito sa ating dream loop. Ayan, bago natin sila binuwing ngayong umaga dito. So hanggang mamayang hapon ay wala nang alisan kahit na umulan pa ulit. Kakatapos lang umulan eh, no, basa-basa pa yung kulungan. May mga tulo-tulo pa. So diyan lang sila hanggang mamaya. Tapos next na training natin sa kanila is paliliguan natin sila, babasahin natin yung mga pakpak. Tsaka natin sila hayaang makalakad-lakad dito sa landing board. Ayan, tapos pagka medyo patuyo na, tsaka ako na lang papapasukin para hindi muna magpipikan tong dalawa na to. Yeah, so ganun lang yung pagte-train natin sa mga warriors natin. So hanggang ngayon naman wala pa naman nag-overfly sa mga tinuruan natin, except doon sa dalawang tumanda sa viewing. So wala talaga yun eh, hindi talaga ubra yung patatanday. Nasa 6 months yata sila naka-viewing dito sa taas, hindi man nakalakad, hindi man nakalipad kahit konti. Kaya nung pinakawalan natin sila nag-overfly kagad, hindi ko kagad nakita, biglang lumayo. Timano, lumayo, na-excite masyado. Kaya dapat young bird pa lang, natuturuan na natin. Yan, dito sa landing board yung pinaka-importante para komportable sila kung saan sila magla-landing after nilang lumipad. Tapos ito nga pala yung dalawang young bird natin, mga kabutingting, na may bukol na pinakita ko sa inyo noong nakaraan. Ayan. Pero ngayon, wala na. Ayan, oh, ito yung naka-club ring natin na may bukol sa butse. Pero ngayon, ayan, oh, wala na kahit konti. Diba? Napakalaki nun. Parang laman na lumabas sa kanya, no? So nahulog na, palagay namin bulutong yun kasi parang kagat lang ng lamok tapos lumaki. So doon kasi nanggagaling yung mga bulutong ng mga warriors natin kapag nakakagat ng lamok. So palagay ko na kagat yan nung wala pang balahibo, kaya tinubuan ng parang bulutong dito sa butche itong isa. Tapos itong isa na to, yung naka-combring natin, sa may bandang ilalim ng putan yung bukol niya. Pero halos wala na rin ngayon, chinek ko, ayan, no? Wala na rin halos. So hindi naman naka-apekto sa kanilang dalawa kasi healthy naman eh. Ayan, oh, healthy pa rin naman yung dalawang ibon natin dito. So para lang silang nagkabulutong. Wala naman akong binigay, kusa lang naalis. Ganun lang kasi talaga yung bulutong, wala namang gamot. Kusa lang nalalaglag. Yan, so kailangan lang natin sila suportahan ng vitamins, no, tsaka probiotics. Yan, para nun malakas yung ibon natin. So natanggal na nga, mga kabutingting, wala nang problema itong dalawang young bird natin dito.
yun mga kabuting-ting, dumidi pa na yung hen natin dito na Power Blue Tier 5 mga split ino mga kabuting-ting. Possible split ino yata. Ayan, itong isa na to, bird sa atin ni Sir Jeffrey De Los Santos. Ayan. So, nandyan nga yung mga bagong lipat natin kahapon galing na breeding area natin. Ayun, no, si Aluina tsaka si Agilus ay magkatabi. Tsaka ito yung Violet Opa natin at tsaka yung DFU yung Opa Pastel natin dito. Ayan. So medyo stress pa ng konti yung mga itsura nila. Siyempre, natural lang yun kasi kakalipat lang natin sa kanila kahapon. So stress pa yung mga yan. Pero mga 3 days lang yan. Tapos ay masigla na ulit sila. Ngayon nga dito eh, nakakalipad sila ng malaya. Ayan. Kasi medyo may kaluwagan naman yung flight cage natin dito. Ayan. Tapos ito dito sa breeding area natin na mga warriors. Ayan, dito sa breeder's loft natin. Yung mga warriors natin ay mga naka-break nga lahat. Ayan. Except nga lang dito kay Puyo at kay Taiwan na papisa na yung itlog. Kung hindi mamaya, eh baka bukas pisa na yan. So ito nga mga breeders natin dito mga kabuting-ting. Eh, pinaplano kong i-breed na sa August, mga first week or second week. Kaya lang eh, hindi ko na itutuloy yung breeding natin kasi hanggang ngayon, wala pa ang karera. So itong isa natin na to, ayan, napaitlog na sa kabusugan, wala pa rin karera kabuting ting hanggang ngayon. Ayan, so sabi kasi ng BAI, prohibited pa rin daw yung pigeon raising. So ang balita ko nga mga kabuting ting eh, mukhang wala daw karera itong buong taon natin na to, no? Ayon sa mga kalapatids natin, ayan, sa mga kaibigan natin na nakikibalita rin kung kailan magkaroon ng karera. Tapos mukhang lalo pang tumatagal yung ban ng BAI sa pigeon raising kasi hanggang sa ngayon merong ilang mga clubs na pilit pa rin nagpapa-raise kahit na bawal nga ngayon. Ayan, so tumatagal pa lalo yung ban sa atin para makapagkarera na. So mas mabuti na sumunod na lang tayo kaysa mapahamak pa yung mga ibon natin kasi kapag nakumpiska ng BAI yung mga ibon na palihim nga na kinakarera, eh malamang doon ibabaon na nila o baka sunugin nila. Kasi nga meron silang virus na iniingatan na mag-spread na galing sa mga ibon kaya bawal pa rin hanggang sa ngayon. So sumunod na lang tayo kaysa mapahamak yung mga ibon natin, kawawa naman sila. Kaya yung mga breeders natin dito, eh hindi muna natin i-breed. So i-breed ko na lang itong mga to once na nag-start na yung training para sa North Race natin. So habang hindi pa nag-i-start yon, eh puro conditioning lang muna yung gagawin natin sa mga to. So bahala na muna yung mga ibon natin dito na mga magsi-itlog ang busog. Ayan, katulad nitong Japan line natin dito ng itlog na, pero kunin na natin to. So mababasag lang to, lutuin na lang natin. Sayang, no? Pwede rin ulamin to. Ayan, so sana magkaroon na ng karera this year, no? Sana this month magkaroon na tayo ng training para nun eh, masubukan naman natin yung mga bagong lines natin, no? Kung kailan meron tayong mga pamalakasan lines, eh saka na walang karera, no? Lalo na yung mga nakaklabring natin doon sa Dreamlop natin ngayon. Ayun, halos ibon yun ni Boss Joey De Leon. Ayan, shoutout nga pala tayo kay Boss Joey De Leon. Belated happy birthday, ayan, tsaka kay paring Harit. Ayan, belated happy birthday, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At syempre kay Idol Long Hair TV sa mga Japan lines niya. At saka dito sa mga inbreak na naproduce natin galing sa ibon niya. Ayan, so ayan, sumunod na lang tayo sa bahay para nun hindi na tumagal yung ban sa pigeon racing at makapag-race na ulit tayo ng mga warriors natin. Ayan, so yun na muna yung video natin for today. Like, share, and subscribe. Ingat, mga kabuting-ting.